Good morning mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si NF Aqua Official. Nag-upload po ako ng mga videos at mga kaalaman tungkol po sa Guardian. Today's vlog, i-share ko lang po sa inyo yung meaning ng special marking po. Yung po yung mga nakatatak o nakakarga po sa kanang kamay po ng isang membro ng Guardians. Ito po yung po mga letra na yan. Yan po yung ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po yung mga letra na yan. Kung kayo po ay bago po sa Guardians, bagong sali po kayo, bagong kasapi, ang magiging karga po ninyo ay MG. Ang MG po ay Magic Group. Yan po yung magiging karga po ng mga bagong pasok po, mga bagong membro po. Tapos po nun, kami po kasi depende po sa grupo yan. Yung pong karga na RMG, kasi from MG, pwedeng maging RMG, yan po ay sa mga official po ng mga chapter namin yan. Kasi depende po sa grupo. Ano po, di naman para-paraw yung pamamalakad po ng isang chapter. Nasa namumuno, nasa founder po yan. Kung paano nila i-award yung R. Pero dito po sa amin, ang ina-award po namin area, yung pong mga official po namin ng mga chapter. Mula po sa chapter president, hanggang sa mga mababa pa po, katulad po ng, hanggang sa PRO. Ayan. Mga marshal. Ayan po. RMG, ibig sabihin po ng RMG ay yung ranking magic group. Yan. Yung kasi yung R ay ranking ang tawag po dyan. Yung sumunod na ranking po sa RMG ay SRMG po. Yan naman po ina-award sa mga chapter president po. As sila po yung sumusunod sa founder. Yan ang ibig po sabihin ng S, senior. So kapag nai-award po sa RMG yung kanyang S, ang magiging ranking po niya ay Senior Ranking Magic Group. Tapos po, F. Ano ba yung F? Founder. Yan po yung ibig sabihin ng F. Kabuuan ng kanyang magiging karga ay FSRMG. Ayan po. Kasi meron pong mga founder na wala pong kargang S. Kagaya po, alimbawa, F. RMG. Meron naman po kumpleto. Meron siyang FSRMG. Ang ibig po sabihin niyan, Founder Senior Ranking Magic Group. Ayan po. Ang sumunod po doon sa FSRMG o FRMG, SFRMG or SFSRMG. Ayan. Yan po ang sumunod sa founder po. Yung S, senior pa rin po ang tawag dyan. So, ang magiging ranking naman po, pag nai-award po sa founder yung isa pang S, SFSRMG. Senior founder, senior ranking magic group. Ayan po. Pwede rin pong senior founder, ranking magic group. Sumunod po sa SFSRMG o balik po tayo sa SF na. Kasi meron marami nalilito. Marami pong nalilito doon po sa MF. Kapag ang karga mo po ay SF, senior founder, at ang tawag po ay MF, ang ibig lang po sabihin niyan ay ikaw po ang katungkulan po ninyo sa inyong group po ay municipal founder. Yan po ang ibig sabihin ng MF sa angkar gay SF. Medyo magulo, di ba? O kasi ang tawag po nila kapag ka municipal founder ang kanyang position MF, mali po 'yon. Ang tamang tawag po diyan SF. At halimbawa po, bukod po sa MF, meron din pong PF. Ang PF po ay provincial founder. Ang kanya ranking po SF pa rin. So dapat po tinatawag po natin silang SF, hindi po
hindi po yung PF or MF, kasi nakakagulo, meron po tayong MF. Ang talagang tawag po sa MF, ang ranking ng MF eh Master Founder. Ano po? Kaya kung ang karga po ng ating Municipal Founder ay SF, SF lang po ang tawag, yun po yung tama. Kung si PF, Provincial Founder, eh ang karga niya ay SF, eh SF pa rin ang tawag. Hindi po PF. Ano po? Yung pong PF eh, yun po yung kanyang position sa kanyang, sa inyong grupo. Okay, proceed po tayo sa MF. Yung sinabi ko po kanina, yung Master Founder. Yan po. Meron din mga grupo o meron din mga ibang function o ibang branch na yung MF ay nararanking po ng S. Ayan, pwede pong itawag SMF. Ang S eh, gaya po na sabi ko kanina, yan po ang senior, ang kanyang kahulugan, yung S. Yan po. Ang kasunod po ng MF or SMF ay NF. Ang NF po ay National Founder ang tawag po dyan. Ano po? At pwede rin siyang maranking ng S. Kung ikaw ay NF, pwede pong pwede kang maranking ng S. Kasi yung mga nararank po, na award ng mga ranking na pataas ang pataas, yan po yung mga nagsisikap, yan po yung maraming naiaambag sa grupo, yan po ay marami pong na-share, marami, kumbaga napapalaki niya yung grupo, nalelevel up, kumbaga, syempre, deserving naman po sa kanya, kung siya ay nagsisikap, yung mga ganyang ranking. Yung NF, National Founder ang tawag yan. Pwede rin po siya mabigyan ng S. Pwede rin po siya tawagin kapag siya nabigyan ng S, SNF. Senior National Founder. Ayan po. Ang pwede pong itawag sa kanya ay SNF na. Kagaya po na ranking ko, bago po ako naging Supremo, ay ako po ay isang SNF. Senior National Founder. Ayan po. Ito po siya. Ayan, SNF, diba? Ako pinagsimula sa mababang ranking, nagsimula po ako sa MG. Mas masarap po magsimula sa mababa. Tapos, lalo pong masarap kung ikaw eh nararanking, okay na award, okay, nalilang ka. Mas masarap po yung feeling nung nagmula ka sa mababang ranking, tapos sa pakunti-kunti tumataas ka. Naging RMG ka, naging SRMG ka, FSRMG. Kumbaga, meron kang naibibigay na contribution sa inyong grupo. Hindi po kasi yan basta-basta ina-award ng inihingi. Wala po tayong ganun dito sa amin. Pagsikapan. Ang mga ranking po natin dito sa grupo kasi namin, pinaghirapan po yan. Ano po, hindi po yan binibili. Wala po tayong ranking for sale. Mamaya po, ituturo ko po yung tatlong T. Yan po ang sikreto, yung tatlong T na yan. Kung bakit maraming nararanking, maraming tumataas na karga o marking. Ano po, huwag nyo kalilimutan yung tatlong T. Mamaya, isishare ko po sa inyo yon. Papaliwanag ko po yung meaning ng tatlong T. Napatawa ka. Dalawa lang yung sayo, ano? Tawa ka kasi dalawa lang yung team mo. Ako ho, ipapaano ko po yung tatlong team sa inyo, papaluanan ko. Pero supposed to be, yung po tatlong team na yan, talaga hindi mape-perfect. Hindi kayo perfect yung tatlong team na yan. Bibihira po ang meron yan. Ano? Tatlong team. Okay, proceed po tayo. Ang kasunod po ng NF or SNF ay SGF. Ang ibig po sabihin ng SGF ay Supreme Godfather. Pataas na pataas po ito hanggang sa meron na tayong GS. Ang GS po ay Grand Supremo. Ang kasunod po ng GS ay CGS NCF. Yan po yung aking ranking na sa kasalukuyan na to. Ito po. Ayan. Kita ba? Ayan. CGS, NCF.
Ang ibig po sabihin ng CGS and CFI, Chief Global Supreme National Corporate Founder. Yan po yung ibig sabihin po na CGS and CF. Ang PCGS, yan po ay Prime Chief Global Supreme Chartered National Founder. Yan po yung ibig sabihin po ng PCGS, CNF. Ang pinakamataas na ranking po, BFG, UGMF. Ang ibig po sabihin niyan, Brain Father of All Guardians, Universal Grand Master Founder. Yan po ang pinakamataas na antas ng karga ng isang karga ng guardians. Yan po ang karga ni Ama, UGMF. Abraham Angao Jr. Papaliwanag ko naman po yung tatlong T. Ang tatlong T po, sekreto kung bakit po nararanking, kung bakit tumataas o na-upgrade ang isang guardian ay yung tatlong T. Yung unang T po, ito, time. Time, ibig sabihin po ng time, oras. Oras para sa grupo. Oras para mag-invite ng mga bagong membro. Halimbawa, tayo'y busy sa trabaho natin. Ang pasok natin, halimbawa tayo'y employee. Monday to Friday. O tayo'y construction worker, di ba po? Pag-araw na lang Sabado, half day lang ang trabaho or araw na rin ang sweldo yun. So yung Sunday po, yung pwede po natin ilaan sa guardians yun. Ano po, yun yung time. Sumunod po doon sa time ay yung treasure. Ito, kayamanan. Ibig sabihin ng kayamanan, ano ba kayamanan meron ka? Ano bang treasure? Halimbawa, pera. Ano po? Yung pera, nagkaroon tayo ng kargahan, kailangan po ng sharing, kailangan po tayo magbigay ng, kumbaga, ano yung kaya natin ibigay na amount. Kasi kaya na sinabi ko, hindi naman po nape-perfect yan. Treasure, meron tayong okasyon, so may ambagan, ano po. Wala kang treasure, wala kang pera, pero may time ka. Diba? Yun. Wala kang treasure, yung isang, pwede mong gamitin yung isang T, talent. Ano bang talent pa? Marunong ka ba sumayaw, kumanta, o mag-entertain ng mga bisita. Diba? Yun sa inuman, yung, sige, kayo bahala sa inuman. O nabahala sa kwento. Yung mga ganun ba senaryo. Diba? So, ibig sabihin, kagaya na sinabi ko, hindi talaga nape-perfect yung tatlong T na yan. So, minsan, wala kang isang T, dalawang yung T mo. Diba? Kaya, isa lang ang T. Madalas to, sa totoo, realidad. So, wala kang pera, meron kang time, may oras ka, pwede ka pumunta. May talent ka, marunong ka magluto, marunong ka maglinis, magugas sa pinggan, talent yan. Diba? Yan po yung tatlong T na sikreto ng isang merkadong guardians. Ano po? Yan po, sana po meron po kayong natutunan sa akin mga na-share ngayong araw nito. Ako po yung nagpapasalamat sa mga nag-subscribe po ng channel ko. Sa mga nanonood po, maraming salamat po sa suporta. Ano po, muli po, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe po, paki-subscribe po yung aking channel, paki-click po yung notification bell para po updated kayo. Ini-invite ko po kayo na sana po suportahan niyo yung channel ko. Please subscribe my channel and click the notification bell. At kung nagustuhan po ninyo yung aking video, paki-like po. Kung meron po kayong tanong tungkol po sa guardian, comment nyo lang po sa baba.
Para po masagot ko po yung mga tanong ninyo, sasagutin ko po yun sa abot ng aking makakaya. At kung may gusto kayo ipagawang content po sa akin, paki-comment din po sa baba. Po, comment nyo lang po kung ano yung gusto nyong ipagawang content. Ayun, at shout out po doon sa mga nagko-comment po sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong comment. Na-appreciate ko po yun po, at ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ayan. At shoutout din po sa aking mga ka-corporate dito sa anak na Lawin sa LWGBII. Ayan. Sa aking mga supreme at supremo na kapatid, sa aming chairman, vice chairman na si vice chairman Aquarius, sa aming mga sa aming chairman Herman Jojo, sa aming Prime Minister Lawin. Ayan, shoutout po sa inyo, maraming salamat po sa suporta. Ayan po, big salute po sir. At dito ko na po tatapusin yung aking vlog, at God bless po, see you on my next vlog. In service to what? In service to all. Long live Guardians.